Meron kang bagong single. Ayan. Ang title ng song mo, title pa lang, Nananakit Na. Parang ang title pa lang niya ay Tagos Na Sa Puso, Sinayang Mo. What's the story of the song? Well, alam mo, kahit may hugot sa title pa lang, it's, sa totoo lang, it's only a small percentage of personal experience. The rest of it is dahil I wanted a song from a guy's perspective naman, na kahit nag-break up ang isang relationship, kahit nawala na, alam mo pa rin yung worth mo. Either for a guy's perspective or a girl's perspective, alam mo pa rin yung worth mo at alam mo ano yung, kung ano yung sinayang ng tao na yan. So I just wanted another side of breakups. Kasi alam naman natin lahat pag breakup, kadalasan heartbreak or umiiyak, sumisenti. Pero this side naman, I wanted to make it light, playful, but at the same time, may hugot pa rin. Correct. Antarin yan. Parang may pinagdadaanan na. Galing ka bang break up? Di naman. Di naman. Oo, parang ano lang. For music purposes lang talaga. O, eto ang tanong. Gustong malaman ng mga netizens natin kung may babaguhin ka sa life mo dahil sa tingin mo, ito ay sinayang mo. Ano ito at bakit? Kung may babaguhin ako sa life ko. I na think... feeling mo, sinayang mo, what's that? Kasi di ba kanina, DJ Jai, sinabi ko na I discovered my passion for music medyo late na. So I discovered it when I was 16 or 15, 16. I feel like sinayang ko talaga yung oras, I mean yung oras, yeah, yung oras before that. Kasi I could have pursued it earlier and I could have learned so much more with that time. Kasi kung isipin mo, it was I started pursuing it at 16. And I knew I could sing nung 9 years old pa lang ako. So imagine mo if I started pursuing it nung 9 years old pa ako, kung ano yung mga bagay na I could learn in that time or how or yung mga experiences that I could have done during that time. So I feel like I think that's it. Yun yung sinayang ko. Galing, antara. Mahusay yung mga sagutan, natutuwa ako. Nakaka-happy, oo. Pero kung may tao ka namang gustong sabihan ng salitang sinayang mo, sino? Ah! Kailangan ba specific? Pwede namang hindi. Depende na lang sa'yo yan. Kung meron ba o may pagkasabihan ka ba ng mga term na yan. It's either pwedeng sa love, pwedeng sa career, or pwedeng sa mga naging friends mo, ganyan. Kahit saan. I mean for me yung mga tumatak sa akin is when people don't believe in my talents or they don't believe in what I can do, whatever that is, whether it's dancing or singing. People didn't give me a chance before, sinayang mo, kasi I'm working, I'm willing to be the best that I can be. I'm not saying that I'm gonna be the best, but I'm gonna try my best to be get there. Oy, aminin mo yan, Jeremy, after pa lang ng The Voice teens mo, bilib na ako sa'yo, basahin mo pa yung mga convo natin sa Instagram. Oh naman. So, yes. Parang ano dyan, di ba? Oh, yes. So, parang ano dyan. Support ako sa'yo from the beginning, di ba? Yes. Hindi naman sa'yo yun. Ay, okay. Hindi, sinabi ko lang.